pagtapos ng battle na to, mas magigiyan mo pa sa paggawa ng mga kanta. Battle baka ganito na ako, pero di natin masabi kung may magandang ibigay na kalaban. Sa susunod na mga battle, mas lalong pagpapalakasin. So, yun, tuloy-tuloy lang tayo. Yo, quality control battles, Pabaskegan, UL for finals. Marami salamat pala kayo sa soundcheck. Isang beses palakpakan natin yung soundcheck. Special shout outs pala kayo tayo. Ever since di sila tumanggi na magkaroon ng event dito, kaya marami salamat. Napakalaking tulong para sa amin yun. Para sa eksena ng local battle rap. Ayan, special shout outs sa Lupin Clothing, kay Kirk Yubanes. Ingat ka palagi to. Special shout outs kay Chloe Aldana. May tinulong din para sa tournament. Ayan, sige-sipunan na natin to. Yo, saan ang to? Ito'y paanyaya sa nais mong lakaran ang aspeto ng buhay ay paglalakbay sa kasiyahan. Mensahe mula sa langit na kung bakit nasa lupa na palapit. Ako ay napakapit sa iba't ibang halimo, buuhin ang sarili sa kumikin ng nailap. Hello, shoutout desperado sa kay Ace, kay Garlo, sa mga tropa nila. Yun lang. Ayun, shoutouts ka pala sa bossing ko kayo. At sa kaliwa ko naman, galing pang mabini at rapid gunshots, magigay para kay Vikrum. Madami na akong nakita, tingin sa sarili ay makata. Sa kultura, veterano, pero isip bata. Di na to tama, dapat tinatama. Mga gustong tingalain, di naman tala. Bala tumatama, ganyan sumitira. Walang papalit, ako ang bida, walang sisira. Yo, Vikrum, shoutout sa Gunshots, Spill One Tugs, Humanista, saka sa mga tropa kong pumunta kay Lakay, kay Christian. Saka shoutout pa lang itong Loading Exodus, galing kay Kuya Jaden Barrio. At ayun, supportahan niyo pala lahat ng mga music ng nato dito, locals, lahat ng mga perch, bilhin niyo, supportahan pa. Ayun, natalo lang ko ito, si Vikrum, pinili niya muna si Zack, pakinggan natin, unang tatlong minuto, tournament, stricto, pakinggan natin, unang panat kay Zack. Yo, minute time, yo, rineg. Pinag-isipan, umabot na sa dulo kung sinong mananaig sa may hangganan. May tatlong papel na kong pinulit, binigyan ng klasiko na laban. Dito sa may pang-apat matatapos, aking tronong pahingahan, game! Yeah! Umabot ka sa dulo nang walang kahirap-hirap. Itong supot, disinipot, kaya sa ikalaway, walang nakaharap. Tapos huling katunggali, binigay na lang ang laban sapagkat tinakot na si Premo ay bunuting sa kanilang pangkat. Ito'y injang ininjan, kaya naging injan. Ngunit ang end niyan, pulbos pagkasawi dahil tinikrimit ang injan. At wait, nawala na ng brandang yung ram. Binasag, basag ko sa bakil ang Hennessy, kaya Vic na lang. Tapos itatanggi na diary ang galawan. Samantalang katulad ng Leon, pagkatapos kong lamunin, nagpalit pangalan. Kaya saan banda na ako ay yung natalo? Ah, nag-stutter slip up si Zack, kaya di ko siya binoto. Sabi ng bobo na urado. O talaga, yung mga lumanding kong sapak di na mabilang. Samantalang nagsigawan mga bugok doon sa anggulong, guguho ang lungsod at walang pagmamahal sa wika dahil tumitingin sa Miriam. Tangina, anong lens yun? Wala pa akong nakitang lungsod na gumuho. Lumubog, pwede pa. Tsaka, Miriam, hindi Miriam pangalan ng asawa ko, tanga. Ganyang mga linyahan gusto nyong manalo. Sa bagay, papabor lang walang alam sa walang alam na tao. Ngunit hindi, ito basta battle lang. Ito'y pag-angat ng kalidad sa puerto. Hindi, basta rapper lang. May sining aking bawat sentro. At ang labi ng nilalang ay nilalang na sunugin sa impyerno. Kaya nagkamali ka nang napiling kausapin na demonyo.
pagpapatugin ng salalim manatili. Ngunit pinipilit na sisirin upang gininto ay mapili. Di na raw mabenta ang kaalaman, kaya buraw kong yumari. Talinhaga ay madali na lang masupil. Diyan kayo nagkamali, hindi makukuha ang ginto ng limitadong pag-iisip. Kaya oras mo na, simulan oras mo na ang pakitaan ako ng mga basura mong gawa. Simulan mo na rin na magdasal, na mag-choke ako bigla. Nang sa ganun, mapunan ng choke ang blanco mong pisara. Dahil di kayang tumapat sa lita niya ko ang salita niya. Ano? Oops, time, oops. Di pa ako tapos. Itong taktilis sa pangalawa ka pa malalapnos. Time. Napakagal natin ang ulo pa natin, Vikrum. Yo! Kino-correct niya pa yung una akong pagkapanalo. Pero 4-1 naman talaga ang boto kundi kasali si Alep sa hurado. Tangina, kaya para sa mga di naniniwala sa aking kakayahan, ito na ang paglaban ko para sa kampiyonato. Tapos flex ko nga lang pala ngayong gabi walang PL1 tags na matatalo. Game! Finals ng UL4, ako yung nakakabusog na laman. Ang higante, lalamon na naman, pero may kakaibang tinurok sa aking katawan. Ang pangalan ko ay Eren Chak sa sakitang iyong tiyan. Wasak tong lungsod sa loob, attack on Titan! Tangina intro pa lang, wasak na agad tong dati ko pa nilamon. Pang-apat na UL mo na to, kailan mo bala kuminto? Veteranong batukan na umaasang magkakampyon. Kaya ba kumampi sa demonyo at umiwalag sa iglesia ni Kristo? Pwes uuwi ka pa rin na bigo ngayon, pagkat magkakampyon lang yan demonyo. Kung pangalan ay Don Leon at nung UL3, nagkabaliktara ng posisyon. Kasi yung mga nakatalo dati, nilamon lang ng Leon. Di ako si Irene na nagsasabi, pag nanalo na sa'yo isang beses, di naman nanalo pa ulit. Dahil para sa'kin, tangina, pag nanalo na ako sa'yo, di na matatalo pa ulit. Kasi support ka pa bumatin. Malambot parang jelly. Baklang tapang-tapangan, dapat pangalan mo ay Benny. Kaya paano ka naging deserving mag-champion? Sige nga, tell me, bakit ako papayag na mag-champion to? Ay masasayang lang yung beats na ibibigay ni Welly. Tapos gusto mo pa tawagin na unique? Sige, imbis na talangka, tawagin kitang dawat. For your information, ikaw yung dahilan kaya nagkaroon ng salita na daswak. Kalidad ko pang foreign, kaya nga Indiano. Batang hamog, sanay sa lansangan. Di mo ko mapapaiyak din sa angles kong Arabo. Sinadyang, ganyang set up para malaman kung sino ba sa amin na dapat bigyan ng titulo. Kaya bago mo ko ang asad sa battle, tapatan mo muna mga kanta ko kasi batch 1 ka, diba? Pero sa standing na abuta na kita, parehong talo ay 5. Pero sa katayuan, alam nyo naman kung sinong mas magaling sa amin, diba? Kaya wala na kung pake kung nasabi na to ng iba. Kasi kahit parehong tayong 9-5, mananatiling nasa ibaba lang kita. Kasi kahoy ka na nabakod, ako konkreto na barikada. Lahat kayang kalabanin, maliban sa isang tropa at barkada. Kaya bago mo ko harapin, magpalakas ka muna. Di mo pa ako kaya, van lang kaya makipagbumbuan sa akin sa kalsada. Kaya tatadtadinan ng sagad ng kasamalagutan ng hininga. Kung anong klaseng kamatayan gusto mo, sige pumili ka. Pag tinagtad kita ng bala, di na hilo mga galos. O pag pinugutan naman kita ng ulo, di na ulit makakabityan parang gatilyo ng desperados. Pero meron akong regalo para sa'yo, bagong bago. Tanggapin mo buong buo para hindi ka matalo. Itong desperado bagong disenyo, nilikha ko ang pangalan ko ay Jig. So sige kunin mo, itutok at isakto sa ulo ko nakasentro. Kalabitin ang gatilyo, bang! Ubos na ang lahi pagkat po na bala nakakasa at tinira. Yun ay babalik sa'yo. Yung tumama yung pagbanggay sa banban, tsaka yung Willy Beats, dun lang may nag-react. Ha! Tangina! Tsaka sabi mo sa kanta, dapat ba akong tumapat? Alam mo na lahat ng kanta sa Palawan, katapat lang ay diyat. Game! Yo! Namutla na sa una, pwes ngayon, pakbakan na ng sungay, malatoro na hidwaan. Sakan ng tali, malimisoro ang galawan. Malabong makain kung ito ay Bibliang usapan. At ako nga ay pating sa nilalaro mong palaliman. Berdugo bang bansag sa taong peke ang bayan? Mula sa alak kalasag, pag di na kayang tumalag, naging matapang ka na lamang sa inisip mong duwag. Para lang naman
magawa ang kanyang tapang ihayag. Liyurakan ng pulot, ng tahimik lang na bata, mas mainam sumingkot, ka ng shabu at mariwana, ng dilamunin ng lungkot, sa kabiguang makukuha, pagkasabok ibalik sa gamot, ng di maramdaman ng aking tama. Ano, gaspangan pa ng pangil, na puno ng kahayupan, kung ang bunga ay bubot, san hinagdi pinag-isipan, sirkulasyong nilululong sa nais na maging batugan, kaya sinaid ang sarili sa kanyang sariling kahirapan. Salot ng lipunan, sa lansangan nag-angas, kumastang sundalo na may kakaibang lakas, sang gano'n na kabataan, sigaw-sigaw nila na malakas, nagmumukhang bubwet pag nasakotin ng batas. Uri, sumalamin na sa marami na imahe, basag biak sa aking pag-atake, hati-hati kapag katapos na itae, katauhay na bulok sa pagkayari, isisiksik ka sa tumbong ng kahilera mo ng klase. Ano, di ba kambantay? Mulang rin yung bitch mong tinatawag, ex niya'y naging bitch niyang ituring ng hiwalayan dahil di niya tanggap, indyanong anak ng putang tumuwag, dugong banyagang mapangusga sa ating syudad, tingin sa dalagang Pilipina'y madaling mapahubad, sa pagkatalang kapareha ng ina mo yan lahat. Ano, masakit? Pag ako ng damay ng ina, pabala akong pinigil, kabastusan ng yung ng bunganga. Ngunit pinipilit mong laruin kung ang larong nakakawalang gana. Kaya pakisabi na lang sa putang ina mo, na putang ina siya! Sige, dalhin mo ang sakit sa kahiyang na idulot, yung damhin pang bait sa lubos ng pagkalimot. Ngunit taalhin mo ang bait sa tuluyang pagtalikod, isang alipin na malapit na sa may realidad ng pagkalunod. Lumisan ng bansa, ngunit sa bansa na, ngunit sa bansa, lumisan ng bansa, saka at sa bansa natin ang utiya, Indyanong tingin sa Pilipino'y Indyo na dukha, ngunit papanet ka pabalik sa may lugar ng iyong ama, pagkat ulo ay pugot, wala ka nang ihaharap pa rito ng mukha. At bagong manlamig, at sa kalungkutan ay mabalot, wala ka pa sa parting malalim o kamunang matakot. Patay! Patay! Kapagin natin, ikaw lang mabalat! Patay! Tangina! Papanik, pabalik puta! Pati mga setup ni Lanceta, kinukopya na. Tangina, tapos sabi mo, lahat ng puta kagaya ng aking ina. Puta na, di ka ba naiiyak sa asawa mo? Di ba siya naman batang ina? Tangina ka! Sige, game! Round 2, simulan mo na kabahan! Sagad to, muminsala! Bubulabugin mga pugad! Resulta ay makikita! Sunog to malamang! Pagbangon na abutin pa ng anong petsa! Pag sinimulan ko ng bumara, tupok to, Amazonia! Tupok to, Amazonia! Kaya putok, kasaputok, ulit, palit, baril, tatad-tadin, ratratin! Ngayong sabihin mo, ang Diyos natin maawain, lalas na siniyong leeg hanggang sa... Mga mata ay tumingin sa dilim, iyong dugo sisirit din, sige sabay sa lalim. Ang gasa ikay matakot, ang gasa mabading, sasapitin mo malagim itong karit ko pantabas, umaani ako nang di ko tinanim. Di na to sisikat, di na aangat, di na bibenta, wag ka na magmaang maangan, copycat ni Lanceta. Kapikat ni Lanceta, kaya huwag mo na kami linlangin. Dakilang warrior, ipakita na lang natin sa kanila kung sino ba sa atin na mas kailangan na protector. Kasi sabi mo nung huli tayo nagkaharap, grabe aking takot nung wala na magtanggol. Feeling gagot, barumbado, keyboard warrior, kalantarantado, nakatago lang sa likod ni Marian pagkat siya ang defensor. Narin siguro para malaman kung ang gasan ka lang ba dapat tanggapin ang consequences kapag sa linya ay sumobra ka ng apak. Sige, ngayon mo ipakita ang iyong tapang at galing, diretso ka sa bara pag lumampas na sa border na parang si Laura Ling. At atin na rin si Muting, bawat baso at patak, nakakahiya ka, sak, promise, alam yan ng lahat. Di pa tayo nagkaharap, tinalo na kita agad pagkat nangyari na sa'yo yung matagal ko na binabalak. Di naman tayo nagharap noong Disyembre, pero bakit nalunod ka na sa alak? Tapos pansin ko, tuwing may battle to, magsasabi ng ganito, tapos sa next battle, sasabihin di siya ganun. Di ko alam kung bakit, para saan, at kung anong rason, kasi ang sabi mo kay CLUERO, di ka nagdadamay tuwing may battle, pero kay
kay Mazino may manalo na angel. Buo-buo ang puta, korekta sa kalaban. Damay lahat ng pwede na idamay. Ngayon alam mo na di tayo magka-level. Alam mo na, di tayo magka-level. Kasi puta, pati pagkatao mo, puro kasi numalingan. Demonyo ka, pero nung ni-research ko, God is merciful ang ibig sabihin na Johan. Kahit di ka na naniniwala sa lumat bagong tipan, binigyan ka pa rin ng anghel na mula dun sa taas. Dapat pala namatay na lang anak mo, no sa mundong to ay lumabas. Oh, bastos! Oh, bastos na kung bastos, ako'y mananatiling totoo. Nagsasalita na naman ako base sa kung anong nakikita ko. Sige, ako na ay madumi maglaro. Pero undisputed to, parang boy ka. Kung hirangin bagong hari, tawagin mo ko Zimba. Yeah. Yan desperados nyo, mahina, mapapatay lang ay lamok. Sa kaaway na bansa ka pa talaga, tumatanggap ng alok. Tumatanggap ng alok, made in China, halata dong peke. Kaya di pa nga nagagamit, agad na nabulok. Bulbura ng desperados, pinalitan ko ng tawas. Kaya hindi na pumutok, kaya papatayin ko na itong John Wick daw sa eksena. Patanda ng patanda, kaya mga buto ay nanghihina. Unahin ang amo, bago ang aso, yun ang tama. Kaya ba ngayong wala na to si John Wick, isusunod ko yung alaga. Mariam Defensor na naman! Tangina, sinabi ko na nga. Siya, ba't sinulatan mo ng ganun? Tingnan mo, naglilipad pa nga. Tsaka, yung asawa ko raw, batang ina, alam mo, di mo ba napagtanto, ang tunay na lalaki yung sira binubuo. Tsaka, game na. Yo! Ang lalim at duloy, may spasyong namamagitan. Kwadradong ataon ang maghahatig sa iyong hantungan. Maglalakbay ka sa lalim, ngunit ang duloy din yun na matatanaw. Pagkat ang tinutukoy ko na dulo ay walang iba kundi ikaw. Nilubog sa burak kung saan katauhan niya'y hinango. Ngunit insulto pa bang malaman kung tagumpay maglalaho? Kung karangalay hatid na may makatagisan ka na ganitong estilo? Kung tahanin ng mga letra, pinakita ko sa iyong palasyo. Hindi ako mahangin, nilalamig ka lang. Hindi ako mayabang, likas lang sa iyo na mayabangan. Di ko sinagot mga paratang mo na ako ay magapi. Pagkat kadalasang nangyayari ng umangawa ay yung naaapi. Nagpasulat ka raw? O siya, wag na natin tuklasin. Alam kong hilig mo naman dilaan ng tae sa hinaharap mong salamin. Kahit mga moy, hindi malabo tong mapaamin. Nagawang magpalabas ng baho, ngunit sariling amoy ay di kayang akuin. Paslangin, bulungan ng mga demonyo sa loob ng aking tiyan. Marapat bang pulutanin kung ang utak ay walang kapupulutan? Nang aral na pinulot lang sa loob ng basurahan, may pera sa basura, ngunit walang kaalaman. Tulad ng kanyang nakagisnan na konsepto ng tula at binuong awitin. Kalidad ng kanta, ipamalas na maperang gangsta may bitches, subalit di ka ba nahiya na nilalait ka sa pinapakinggan mong awit? Pinain mo ang sarili sa kawil, nahuka ng ilusyong pumapapil. Utak mapurol kung tinataglay mo na ang dilang matabil. Hinalin tulad sa baril, ang disenyo niya na binuo. Ngunit katulad ng baril, di puputo kung walang umalabit sa may gatilyo mo. Gunshot sa desperados, kaya nga bang patayin? Kaibahan sa internet mo na lamang alamin. Suriin, aralin, na ultimo pangalan ng pangkat pinag-isipan. Laban sa... basta magtunog maaras na pangalan. Pahulugan ng desperados ay may ugaling kriminal na isa-isa ay sinalin sa pagiging lirikal para pumatay ng may imaheng tipikal. Gunshot mula sa desperados pag lumapat kritikal. Di yun, basta hangin, wangas, magsisilbing palabas. Masisilip nyo dahil pinatanaw ko sa natamo niya na butas. Ako nga marahil ang dahilan kung bakit may gunshot na bumakas. Dahil lang naman yun sa pinaputok ko na armas. Oo, pinaputok. Ginamit lang itang kasangkapan upang umalingaw-ngaw ang tinatago kong kaalaman. Upang umalingaw-ngaw at tinatago ko na kaalaman at iyong malaman na basyo ka na lamang naiiwan, isang lalagyan may paglalagyan pagtila ng patayan. Halik sa may lapag, alimoy, bala ba o biktima? Ngunit kahit saan dyan, ang salari na iisa. Kasalanang masasala
sa salaan ng ustisya, ako'y maghugas kamay. Ngunit dugo mo ang gagamitin pang talis ng pulbura. At ngayon, tapos na ang seremonya ng pagpatay. Sabay-sabay, maligayang pagdating sa mundo ng kabilang buhay. At huwag kang umasa sa time, tanga! Time, yung pagiging natin, ulit pa natin, Vikram. Ganyan-ganyan, kala mo malakas. Ano yung round 3 mo? Sige, game! Hindi na to makakaahon sa parusa na awangan, sabay saksak ng kalawangin tubo. Ngayon magdasal ka sa Diyos mo at samahan mo na rin ang ayuno. Magagawa mo lang ay ang magbaliktan na wala sa batid na ligaw, sabay tingin sa matang nawawala ng balintataw pagkat malaho niyo kumahupa. Magagawa na lang ay ang magtago na lakas ibang mundo, talagang balinto na ikay pambatang matematika. Ako ulehi yung bilnuran, di makita aking galaw pero malago aking bakuran. Pagkat kung gaano ako kalakas ng baon ay ganun kalalim aking pinangugutan. Ikay gayak lang sa palatuntunan, pinapaikot lang kita, gitisig lang ang daraanan. Pagkat wala kang ambingin bigat, puro himutok lang ang utak. Sige subukan mo igilit, pus gigilitan ka ng tiyak, wasak! Kaya huwag mo na ako paandaran na kung ano ang kaya mong gawin. Wala namang nabibilib dyan sa pilit mo na galing. Ubat na katotohanan muli pa hubarin. Di kayo niksak pagkat ang pagiging malalim kaya ko din. Pero ang sabi mo kay Moises, likas ang iyong pagiging malalim parang Atlantika. Pero sa laban mo kay Mazino, nagre-reference ka ng lapis at pambura. Pambura ka? Gets ko na, grade 1 starter pack sa school. Lapis naman yung kapatid mo kasi putang ina mong gol. Ba, mong guloy, tangin lalaki. Pero sige, ikaw na may pinatunayan. Nagpakasaklabin sa tirahan. Sobra din ang talino, maestro sa paaralan. Pero kahit sino ka pa, Jack, kukulangin bro. Pagkat ako ang the professor, di mo pa rin abot ang kalidad ko. Dinaangat yung karir mo. Kahit lapatan pa ang beats na moro, itong labanan ay magiging madugo. Kaya mas lalo magagalit itong toro. Nawili ka na sa pagkapanalo at pagtatrastok mo dun sa baguan na si Cloro. Samantalang nakakahiyang batch 1 ka, pero di ka man lang inalo ka ng battle sa Lapolo. Yung buong desperados mahina, yan ay aking tiyak. Yung tandem mong si Bogs kay Shot Burog, oo iyong body bagsak. Nilampaso na rin kita't pinahiya, katawan ay nagmistulan lang tanggulay, oo iyong body bagsak. Kaya sa muling pag-aarap, diretso ka sa kahon, sa paghahulog mo sa patibong, literal kang body bagsak. Kaya sige, talong sa ilalim, parang siman na nalamang kanyang asawa'y nagluloko. Ito aking karagatan, di masukat ang lawak at lalim, sige sa tubig ka tumakbo. Ngayon ko na patunayan na tropang dikit nga talaga kami ni Shank. Ako ang last and final exam na Marino kasi kailangan niya muna akong makitang nasa itas at angat na para makausad sa totoong buhay. Ako ang angkla sa barko. Kaya palalayain ang isipan mula sa pagkakakulong sa mga nakaraang pangyayari. Ito na ang karugtong, makinig na mabuti, re-resolbahin ko na ang bugtong. Para sa akin di ikaw ang sagot pagkat hindi ako ang tanong. At panahon na rin siguro para isiwalat ang totoo. Aaminin na sa inyo kung sino aking iniidolo. Di mo matanggap, dalawang beses kita tinalo. Saksak mo sa dibdib mo, puputok lang yan. Desperados, pag may bagong disenyo na nagatilyo, tatak mo sa isip mo. Yo, quality control battles, Pabaskegan, UL4 finals. Finals match na pala, umaga na. Maraming maraming salamat sa Soundcheck dahil sa pagkulong at pagsuporta sa amin. Special shoutouts sa Vikrum, Matawang Vikrum, kay Kirk Ibanez, kay Joel. Ang boto
Brada. Shoutout ulit sa Gunshots, PL1 Tags, Humanista, sa lahat ng tropa sumuporta. Simula noong una, maraming salamat pala kay Kuya Kurt Ibanez para sa libre, tsaka tayo na lang. Salamat din kila Kuya Willy para sa libre beat, sa soundcheck. Yun, tuloy-tuloy lang tayo. Salamat. Yo, Desperados. Shoutout nga pala sa mga pumunta sa soundcheck, sa nag-sponsor, ang kinanader pa. Inanahan ko na lahat kasi this is the moment of being ang ina. Actually, wala ka talaga may isip eh. Pero kung sabihin mo na pag technical, lyrical na nausapan sa ganitong laro, napansin ko na, kasi ako actually, first of all, tao lang ako. Alam ko naman yung napakinggan ko at alam ko yung hindi. Alam ko yung darating nitong isa at alam ko yung narating nitong isa rin. Diba? Alam mo yung hindi at saka yung alam mo yung ako. Kasi kahit replay nito, masasabi mo rin na kung ano yung sinasabi ko. Pero, bahala na yung ano, bahala ka na. Actually, ikaw na nanonood, bahala ka na ang makinig. Kasi ikaw din mismo, nasa sarili mo, magkakaroon ka ng chance na i-judge mo tong laban na to. Actually, ang boto ko para kay Vic, kasi nalamangan niya yung palo. Ah, okay? Nalamangan niya yung palo. Kasi pareho sila may bars eh. Bars, knowing na this Desperados is, ang setup nila ay sobrang deep. Yun talaga ang buhay ng mga yon. Simula pa nung noon. Tapos nakita na natin itong bagong MC na talagang palo kung paano makipaglabanan. Palo. So, ayun. Alam mo na yun, diba? Kaya boto kay Vic. So, no explanation. Kahit i-repeat mo nang i-repeat, o kahit hindi mo maintindihan itong sinasabi ko, i-repeat mo yung video para mag-gets mo ako. Okay? Midnight, aray ko, pamilya. Yo! Battle kami ni Vic. Joke lang. Kami ni Van. Joke lang. Ano? Round 1 binoto ko si Zack. Malakas yung ano niya sa round 1. Si Vic kasi sa round 1, nakitaan ko siya ng mga nagamit niya na sa fast batters nila na ginamit niya sa round 1. Kaya binoto ko yung round 1 kay Zack. Yung round 2 man, kung ikaw marunong nga magbilang ng... Kasi hindi talaga ako hanga sa mahabang mag-setup. Si Vic, medyo mahaba na rin siya mag-setup ngayon, pero andun pa rin yung nanggaling sa kanya. Tsaka yung flow kasi, yung flow niya, mariin, hindi niya nai-stumble, at tsaka naiintindihan ko siya ng maigi, malinaw ang pasok ng bara. Marahil may mga na-miss out ako kay Zack, pero sa replay value natin yung makikita eh, hindi sa live eh. Mali ba ako doon kung iuhusgan ko na ano, na-impress ako sa live performance ni Vic? O makamalay mo nga, si Zack ang iboto ko pag binidyo ko to ng replay. Kasi si Zack, alam ko malakas siya sa replay. Alam ko marami akong na-miss out kay Zack. Sa round 3, nakitaan natin ang stumble si Zack, man. Kitang-kita ko yun. Bilang finals, kailangan responsable tayo sa dapat natin mga pinapaliwanag. At yung stumble niya ni Zack, yung inulit-ulit niya, bro, nagpakita kasi ng consistency si fucking Vikrum sa kanyang round 3. Yung round 3 ni Zack, okay, tapos nakikita ko. Hindi ko kasi yung maayos lang basana na pumapasok sa UAP. Yun lang. Congrats sa bagong champ! Sana magka-battle ako ulit. Si Van nga. Yun, nag-iisang bumoto kay Zack. Round 1 ko, Zack. Round 2, Big. Round 3, Zack. Ano yung bangka sa katao na pareho lang yung bilis ng takbo? Na, pero hindi mo alam yung sa ilalim eh. Sa ilalim, yung pinagtukunan paano niya inukit yung mga linya na yun. Rap skill talaga. Sulit naman yung mga suntok ni Vic, pero kung susumahin lang, mas mabigat talaga yung kay Zack. Alam mo yun, yung
binuelo niya pa lang eh. Yung round 2 ni Zack, isipin mo, binubuelo niya pa lang para pagpupukan sa round 3. Sumasabay na kaagad yung buelo pa lang na yun. Kaya yung pagdating ng round 3, yun na. Isipin mo yung kung paano niya inuukit yung mga lines na yun. Parang bangka ka eh, na mabagal ang takbo, pero yung sa ilalim, was-was. Yun kung paano ganun. Raps can spin. Zack. Balisaan, walang first round ko para sa akin doon ay sakpukan talaga yung mga lines ko doon. Sabay, binoto ko second round, bali, tinabla ko sila. Both side naman, malakas pa rin yon, pero sa akin doon, may mga bawat isa sa kanila may gamit na lines na yun doon. Tapos ito yun sa third round, pukpukan pa rin kaso para sa akin lang, dikit lang talaga yung mga speed doon. Mas para sa akin, mas magandang magawa na lines doon ni Big Pati yung Mongol. Napaka-cool doon. Yun, pero kahit paano, props pa rin kay Zack sa congrats sa bagong kampiyon ng event ko. Yeah. Yo, what's up? Hindi ko talaga bubutuhin si Big kasi bobo mag-dota eh. Hindi, seryoso. Big at Zack sa finals. Binoto ko. Ako yung isa ako sa nagboto kay Vikrum. Bale ang basis ko sa judging eh round 1 kuwang-kuwa ni Zack yung round na yun, sobrang linis ng pagkadali niya ng round. Tapos kumbaga sa pau talaga yun eh, kahit ano, malakas yung line ni Vic nung round 1. Kala ko nga kung na-maintain ni Zack yung ganung posture, yung ganung enerhiya nung round 1 niya, siguro malamang sa malamang siya nag-campion. Then round 2, nagkaugaan na sila. Hindi ko na maalala yung exact umiinya ni Vic na yung tatatatatatatatat, yung mga ganun na line na first time ko lang siguro narinig dito sa battle rap, kaya astig sa pandinig yun, lalo na live. Kaya binigyan ko ng punto si Vic doon. Although malakas yung line ni Zack noon, pero ay, parang ganun pa rin na nagaanap ako bilang nakikita ko na ni Zack na matagal nagbabate. Hinahanapan ko pa rin siya ng improvement sa ganun. Though hindi naman mahina yun ha, pero yung laro niya talaga sa laro, hindi ko pa makita. Then pagdating ng round 3, yung round, yung round kasi ni Zack, inconsistent eh. Pagkagaling sa malakas, pababa ng pababa. Pagdating niya ng round 2, biglang na siya umina. Hindi na lumalanding ng maayos yung mga bara niya, mga punchline niya para kay Vic. Then sa kay Vic naman, nilance ni Rechada niya yung round 3. Kaya, binoto ko, 2 rounds kay Vic, 1 round kay Zack, pero stick kay Zack. Isang improvement. Okay na. Men, kampiyon. Sino ka? Yun, last. Binoto ko, round 1, si Zack. Kasi, parang binigay niya agad yung Zack talaga na pinapakita niya dati. Tapos si kay Vic, medyo nang inaano ko sa round 1 niya. Para sa akin lang. Pero round 2 hanggang round 3, umatok na kay Vic. Kasi parang namumpiyansa si Zack. Parang yung round 3 niya binigay niya kagad. Parang napili niya na kagad. Yung confidence niya sumobra na. Kay Vic, nag-effort talaga lang ang pinagandaan niya. Saka solid pa rin. Pero pa rin kay Zack. Hirap ang judge mo ko na. Nakaka-stress. Pero yun nga. Round 2, round 3 kay Vic. Round 1 kay Zack. May kita nyo naman sa video. Tsaka pinaliwanag na ng ibang judge na nauna. Yo, Justin nga pala. Napulot kami Japan. Kapag judge. UL4 finals. Zack vs. Vikram. Round 1. Para sa amin. Para malakas. Tabla lang. Para palang nagpapainit. Round 2 naman, binoto ko si Vic, mas marami tumatak na linya tulad ng tago pa kay Miriam kasi siya ang defensor. Pinalitan niya yung pulpura kaya wala nang putok. Yun, mas marami suntok. Sa round 3 naman, para sa akin, Big Club pa rin. May stumble si Zack, kaya ganun pa rin. Wala si Vic, mas marami suntok. Kaya yun, Big Club, raps kay Zack, malakas. Pero congrats sa UL4 champion. Vikram, Justin,
Shoutout pala sa baby ko, Amara.